Kung isa sa mga pinakamagagaling na shooting guards lang ang usapan, or even arguably the greatest player of all time, ay si Michael Jordan ang mangunguna dyan, Goat fam. Si MJ ay tinuturing ng marami na Goat dahil sa 6 na kampyonatong ipinanalo niya para sa Chicago Bulls mula 1991 hanggang 1998. 2 tripit nga ang ginawa ng Bulls team na ito sa pangunguna ng isang Michael Jordan with his alpha mentality. Maraming ang players ang takot trash talkin si MJ dahil kapag ito'y nagagalit ay ibang level ng basketball ang dinadala niya sa loob ng court. No one could stop his fadeaways at wala ring nakakasabay sa mga dunks nito na akala mo ay lumulutang sa ere. Ang 6'6 shooting guard na ito, Goat fam, ang isa sa mga pinaka-decorated na athlete sa buong mundo. Having won 5 MVP awards, 6 finals MVP awards, kasama ang 6 championships niya, at multiple All-NBA and All-Defensive Team selections. Sa pagtatapos ng karera ng isang Michael Jordan, ay meron siyang total of 32,292 career points, na good enough as the 5th player sa all-time scoring list. Sinimento ni Jordan ang lugar niya sa Mount Rushmore ng NBA, earning him the honors as the best shooting guard na naglaro sa kasaysayan ng liga. Nagtapos si MJ na may career averages of 30 points, 6.2 rebounds and 5.3 assists per game, with his points per game as the highest sa buong history ng NBA. Next sa ating list ay ang tinatawag na Black Mamba na si Kobe Bryant. Isang shooting guard na maraming nagsasabi na pinagbiyak na bunga ni MJ dahil sa halos kaparehas nilang game style at attitude sa loob ng playing court. Nagsimula si Kobe sa NBA bilang isang 17-year-old rookie na nagstruggle sa earlier years ng kanyang career. He was not as gifted kagaya ni Jordan, subalit ang work ethic ni Kobe ay ang pinakaangat sa buong history ng NBA. He was a relentless worker at hindi tumitigil mag-grind hanggang hindi niya makakamit ang kanyang goal sa kanyang career. Dahil dyan ay nag-develop si Kobe to be a fierce scorer at nagkaroon din ng isang scoring output na pinakamataas sa modern history with 81 points against the Toronto Raptors. Nanalo si Black Mamba ng 3 sunod-sunod na kampyonato mula 2000 hanggang 2002 na nasundan pa ng two-peat noong 2009 at 2010, earning a total of 5 rings sa kanyang buong karera. Nagtapos din si Kobe sa top 4 ng all-time scoring list with 33,643 career points, sitting above his idol na si MJ sa listahan na iyan. Bukod pa dyan ay isa rin si Kobe sa mga pinakamagagaling na defensive guard sa NBA history. 12 all-defensive team selections to go along with 1 MVP at 2 finals MVP awards. Sa pagtatapos ng kanyang karera sa NBA ay nag-iwan si Kobe ng legacy sa mga batang players na nakikita naman natin hanggang ngayon, lalo na sa pagpanaw niya noong 2020. Sa Mount Rushmore ng mga shooting guard sa NBA ay laging pangatlo si Dwayne Wade sa usapan. Subalit D-Wade never took that personally at ini-honor niya pa nga yan dahil it is a high praise daw na masama sa conversation nila Michael Jordan at Kobe Bryant. Si Wade ay nanalo ng 3 kampyonato sa Miami Heat noong 2006, 2012 at 2013, making him arguably the greatest Miami Heat of all time. Ang athleticism ni Wade ang talagang tumulong sa kanya to ascend to the top of the league. At 6'4 kasi ay isa ang guard na ito sa mga pinaka-vicious na posterizers sa liga. Isama pa dyan ang elite shot creation niya at clutch gene, may ituturing talaga si Wade as a perfect cornerstone ng isang franchise. Sa kanyang buong career ay nag-average si The Flash ng 22 points, 4.7 rebounds and 5.4 assists per game. Nakapag-uwi rin siya ng isang finals MVP, 13 NBA All-Star appearances, 8 All-NBA selections at 3 All-Defensive Team selections. Nakapaglaro rin si Wade sa mga team ng Chicago Bulls at Cleveland Cavaliers before coming back sa team na nag-draft at kasama niyang nakapag-uwi ng 3 kampyonato sa Miami. Nag-retire si Wade na may 23,165 career points at sa ngayon ay part owner na ng Utah Jazz.